Una sa lahat, shoutout muna kay June Tercia Vlog. Dahil yung ginawa ko, ay ginaya ko lang sa kanya. Mga kataders, gumawa nga pala tayo ng pantasan ng ballpen. Kahoy lang ang ginamit ko. Ayun mga kataders. Pero marami akong try and error dito sa ginawa ko na ito. Ayun, makikita nyo kahoy lang. Kasi yan, tingnan nyo, madami ng butas. Ayun, ganyan lang siya mga kataders. Ito, itong uka na to, masdanin niyo mabuti. Diyan dadaan yung pinagtasahan niyo. Diyan dadaan. Tapos, kumuha lang tayo ng, nagbutas tayo ng 5.5 saka 8mm. Kung nga pala yung gamit natin, mga katanders. Nabaray na. 5.5, bubutasan muna natin siya rito. Ayan, dito. Tagos. Bubutasan natin siya ng 5.5. Tapos, bubutasan natin siya ng 8mm dito. Ang 8mm, siguro mga 3.5 lang ang lalim. Yan, pagmasdan niyo mga kataglas. So, simple-simple lang yung kahoy lang. Tapos, yung pinakantalim niya, lagaring bakal. Yung pinakantalim, lalabas niyo lang yung halos pantay lang siya doon sa 5.5. Labas lang siya ng mga siguro, mga 0.2mm. 0.2mm lang. Halos pantay lang siya sa 5.5. Kailangan lang siya lumabas ng konti-konti. Sa talim naman, pag ganitong style ng talim. Medyo naka-islam siya ang pag-alam. Medyo naka-ganyan siya. Ayan. Pagmustanin niya. Tapos ang hasa niya, hindi dito. Ang hasa niya, rito sa kabila. Hasain niya siya. Saka niya siya ilalagay dito. Ang ginawa ko kasi medyo maiksi lang eh. Kaya talim ko. Pakikita ko sa inyo ng focus yung talim niya. Makikita niyo ng focus yung talim niya. Dito nga, bibidyo ako mamaya. Kasi magkatasa tayo ng ballpen, tapos gagawa tayo ng bala. Napakasimpleng gawin lang ito. Itong biyak na to, yung pinaglagayan ko ng lagari, unti-unti lang, gigitnaan nyo muna siya. Kailangan nasa, maikatapat nyo sa gitna ng butas. Sa gitna ng butas na to. Ito to. Tatapat nyo siya sa gitna. Lagari lang, unti-unti. Ayan mga tanda. Ang gamit ko nga palang kahoy, yakal. Ay sa, ay nakahanap lang ako ng yakal. Ngayon, tumabas lang ako dito. Matigas na kahoy ito. Hirap nga yung barena rito. Umuusok. Kailangan matigas na kahoy, mga katanders. Tapos, marami kong ginawa. Marami kong try and error. Marami kong tinasahan. Siguro may higit 10 kong tinasahan ko. Ang pangit ng pagkakatasa niya. Ayan. Ito medyo makinis-kinis na. Pero may nakatasa ako na medyo maganda. Ito na siya. Tinanggalan ko na siya ng tinta. Binabad ko sa thinner. Medyo maganda na yung pagkakatasa niya. Sinisinok pa. Usog. Okay mga toddlers, stay tuned lang. Nagawa tayo ng bala. At magtatasa tayo. Ayan siya mga toddlers. Pakikita ko sa inyo ng focus. Yung talim niya halos ayan nakahalos nakalabas lang siya ng konti sa 5.5 na butas, lalagpas siya sa 8mm. Ito napalaki lang yung bawas ko rito eh. Napalaki lang ang bawas ko, pero okay lang naman yan kahit malaki. Labasan ng ano yan, ng pinagtasahan. Pakikita ko sa inyo kung paano magtasa. Kaya lang, hindi pa siya masyadong perfect. Pero makinis na rin. Yung gamit ko nga pala mga katanders na ballpen, ay nabili ko lang sa Shopee. Kami magtanong, ang tatakpo niya ay sweet candy.
sweet candy 0.6. 30 pieces ang laman ng isang ganito. Mas gusto ko kasi itong puti. Mas makuha natin. Nice. Subukan natin mga katandas magtasa. Yung ballpen may tinta pa yan. Pero mas maganda kung wala ng tinta. Tapos, lalagyan lang natin ng konting langis itong pantasa. Pampadulas. Kunti lang. Ayan. Ayan, subukan na natin magtasa, mga ka-tablers. Makikita nyo yung labas ng ano niya, ng plastic dito sa may biyak na to. Ka-tablers. Yata masyadong kita. Makinis, oh. Ayan, makinis na siya, mga ka-tablers. Tapos, ito ang gagawa natin, yung 22. Pagtagal niya ng himulmul na ginumahan yung pantasa, ibig sabihin, maganda na siya. Kasi maraming try talaga gagawin niyo. Pag naging ganyan na, medyo maganda na siya. Ayan, ang sukat ng ano na. Halos sakto-sakto siya. Wala siyang alog. Wala masyadong alog. Ayan. Ayan. Mabalik ka rin na lang natin siya. Finis niya. Kasi maganda rin yung may langis. Pampadulas. Ayan mga katanders. Kung nakikita niyo talaga ng ano, makinis na siya. Hindi nakatulad ng mga unang ginawa ko. Pag nag-try kayo nito, ganun din ang mangyayari siguro. Ewan mo, magpag-na-chambahan nyo. Basta't yung talim, kapraso lang ang ilalabas nyo. May mga unang gawa ko ang pangit. Ayan. Garalgal. Ihambin nyo dito ngayon. Oh. Napakakinis na. Ngayon, babalik na rin lang natin ito. Tatasahan natin yung kabila. Pagka maganda pantasan nyo, talagang maganda yung himulmul. Maganda yung tasa. Talagang unangan yung plastic. Tandas, atasahan muli natin itong kabila ng dulo. Hindi masyadong makita. Ano siya doon sa pinakandukuman lang. Pero makinis siya mga kandas. Tapos gagawa naman tayo ng bala. Nakikita ko lang sa inyo ang paano ko. Pero yung bala ko nakaready na yung bakal nito. Ito yung gagawin natin. Kandas. Ngayon wala na ako sa video eh. Tulis na siya, tapos nakasakto na to. Pero lalagyan natin to ng parang thread. Yung ball pen, hatiin natin sa tatlo. Gawa sa late machine to, mga katanders. Basta't yung ginawa niyong pantasa, ayan, ganyan na yung pagkaka-ano ng ball pen. Bumbo, walang putol.
Ibig sabihin, maganda na yung pantasan nyo pag ginawa. Saka makinis na yan. Kailangan, talagang tip ko lang sa inyo, ang ilalabas nyo lang doon sa may pinakang 5mm, halos konting-konti lang. Kasi pag malaki nilabas yun sa 5mm, gagaragal yung bala nyo. Magkaano, kaya ang dami ko video. Magkaganyan ang bala nyo. Gagaspang-gaspang na ganyan eh. Kasi gumagaragal siya. Pero pwede pa naman ito eh. Pwede pang gawin ito, hindi pa masyado ito. Ito naman ang mga nauna, talagang may mga group pa. Ayan. Kasi malaki yung nilabas kong talim. Kaya nagkaganyan. Parang may group eh. Okay, mga katagos, gagawa naman tayo ng bala. Itong ginawa ko, may wingnut lang yan. Diyan na ang higpita niya. Ayan. Kakalasing ko para makita niyo ng gusto, mga katagos. Para sa gustong gumawa, makopya niyo. Tablets, kakalasin ko ito. Ayan, pangkalas ko. Ayan. Medyo higpilan nyo talaga. Uy, may extra pa yung pusa. Umalis ka dyan, umalis ka dyan. May extra kape. Be, kulitong pusa natin. Gusto mo masama sa video, ha? Ayan, kinalas ko na. Maluwag na siya. Pwede mo na siyang panggalin. Ayan ang talim niya, mga katagas. Auto-focus kasi. Ayan, kung makikita ninyo. Medyo pa ganun siya. Tapos ang haasa ng talim, hindi dito ha. Tingnan niyo mabuti yung lagari. Ang haasa ng talim, dito sa kabila. Medyo i-slide nyo lang siya ng konti. Huwag yung talagang 45 degrees ha. Medyo i-slide lang ng konti. Para pagtama ng ballpin. Para pagtama ng ballpin dito. Unti-unti siya. Antimano dito, dadaan na siya sa talim na to hanggang dito sa dulong talim. Yung dulong talim, ilalabas nyo lang ng konting-konti dun sa 5.5 na natin ko sa inyo. Konting-konti lang, ilalabas nyo. Yung dulong talim sa 5.5 na butas. Tapos yung pinakang ano niya, ayan, papasok nila na ganyan, ha. Ayan. Bahala na kayo mag-sentro dyan. Ito, lalagariin nyo lang ito, eh. Ayan. Itong biyak na yan, lagarin mo pa lang. Iunti. Saga. Tapos yung buka niya, lagari din. Kasi sentro nyo sa dulong-dulo, ayan, tingnan nyo. Tingnan nyo ito, mga katanggals, iba itatapa. Ayan, ayan. Dulon-dulo siya. Para pag yung pagtasa niya, yung buga ng plastic, hindi maiipit, dire-diretso. Kasi pag naiipit yung buga ng plastic, wala na. Reject na yung pantasa niya. Masusunog. Kasi ang daming error na ginawa ko eh. Sana matutunan nyo ito, mga kataggers. Ayan, pinaliwanan ko na lang gusto sa inyo, mga kataggers. Yung bala pala, mga katagal, sa hatiin lang natin sa tatlo. Bali, ang sukat niya ay 5.5 inches. Sinukat ko siya sa millimeter, 45 mm, bawat isa. Hatiin natin siya sa tatlo, tingin ko 45 mm. Extra naman itong pusa. Mga katagal, sa hatiin natin. Sa 45 mm. Tama lang yung haba niya. Ngayon, galawa tayo ng bala. Mabilinsan lang. Kasi naka-ready na yun. Pakikita ko lang sa iyo. Lalagyan ko siya ng thread. Parang thread. Yan mga tanders. Lalagyan lang natin siya ng parang thread. Palitan kong palilitin ko lang ako.
hanggat sinigyan ko na siya ng parang friend. Tapos ipapasok na natin sa board niya. Nakita ko naman sa inyo kung paano pagpasok. Ready na to, matulis na to. Ang haba nito ay haba ng ginagawa kong bala ay ang karaniwan to na ginagawa kong bala. 4.5 inch ang haba. Pero ang nakapasok ay ang nakapasok sa ball pin halos 3/4 lang. Halos 3/4 lang yung nakapasok sa ball pin. 4.5 to. Yung kabuuan ng bakal, 4.5. Tapos yung plastic niya ay halos 1 3/4. 1 3/4 ang ano niya, plastic niya. Mahirap makita eh. Sa eksena, yung nalang balang ginagawa ko, papakita ko sa inyo. Kitin lang natin siya ng vice grip. Kasi yung sinusunog, medyo nadideform yun. Dati kasi ang ginagawa ko, sinusunog ko lang ito. Kasi pinapasok ko sa ballpen. Eh, pagka ganyan na tasa na yung ballpen mo, kailangan maganda pagkakapasok mo. Kapasok natin sa ballpen. Ganyan lang ito. Parang may thread na rin kasi siya. Simple lang, mga kakadlers. Ayos na. Pasok na siya. Tapos na yung bala natin, mga kakadlers. Lalagyan na lang natin ng gatla. Sigurado pa siya, talagang makinis. Tapos na yung bala natin. Konting hasa na lang ito para mapantay sa bakal. Konting-konti lang. Pwedeng liha na lang. Pwedeng liyahin na lang. Iyahin na lang natin mga katanda. Rito na, ipakita ko na sa inyo. Finish. Pantasa. Ballpen. Napakabilis gumawa ng bala. Kaya sana may natutunan kayo mga ka-tablers. Bye! Tanda, sana may natutunan kayo. Kaya pala ako nakashort eh. Kasi nagpagupit ako. Kala ko nakalbo na ako eh. Yan yung ginawa natin bala. At pantasa. Bye mga katanders. Shoutout naman sa inyo.